Okay, mabilisan lang. Okay, brake caliper. Ang problema ni bossing, pag naglalakto, tumitigas yung kanyang lever. So, ang nangyayari sa kanya is, nag-i-stack up yung front disc. Nagkakos ito ng sobrang lakas ng konsumo ng gasolina dahil nakatukod. Ngayon, ang duda namin dito talaga is brake caliper. Pero, hindi namin inaasahan, nakala namin yung dalawang guide lang nito sa gilid, ito may rubber. Pero hindi pala yon ang naging problema. Ang nangyari dito, tagilid na po yung kanyang brake master piston. So, ang sitwasyon na ito mga kaibigan, kung mapapansin nyo, yung kabilang dulo, ayun o, yung kabilang dulo, may natirang bakal. Hindi ko alam kung paano ito ginawa or saan galing or ano yung nangyari dito. Ngayon, ang gagawin natin dito, re-remedyoan lang muna natin, tapos papahanapin natin siya ng ibang brake caliper. Kasi hindi na po, kung tutusin, hindi na pwede ito eh. Mapapansin nyo, ayun o. Dapat po kasi sa mga piston ng master, I mean ng caliper, ang mga piston po dapat, itong piston, dapat po flat lang po yan. Hindi po pwedeng may nakaangat. So, anong nangyayari sa kanya habang umiikot yung rotor, tumatama po yun. Yung nakaangat na yun. Tingnan natin kung paano natin gagawin, ano? Para hindi si bossing magka-problema. Men, ikutin mo na, tapos putulin niya na nakaangat. Yan, possibly may mga modification na ginawa dati, tapos ang nangyari is, yun nga, ginawa nila ng paraan, kaya para mapaobra lang. Pero dahil nga doon, ayan mga kaibigan, no? Ang piston po dapat po flat lang. So ang gagawin natin dito, tatabasin natin to ng cutting disc para maipantay. Okay? So pag napantay natin yan, wala na pong sasaya dun sa kanyang rotor disc. So sa ngayon kasi, ayan, nangingitim po. Nakapatong ito dun sa rotor disc. Kaya nangyayari sa kanya, hindi na brake pad yung nagpepreno. So sumaside-side itong bakal, dumadampi-dampi. Kaya ganyan. So tingnan natin, papakat lang natin kay Jed. Para may ayos na natin yung preno. Tsaka mabili na natin ng maayos yon, hindi na magkakaproblema. Kaya nga. Dahil mo pagpatras, ang permi dapat kalmi ka na sa inyo. Yan. O, oh, yan mga lods. So, pinantay na natin. So, ibig sabihin niyan, wala na pong sasaya dun sa kanyang rotor disc. So, kaya ganyan mga kaibigan, ano? Dahil sa tagilid, kaya nagkakaroon ng problema si bossing. So, kakabit natin ito ulit ngayon, i-re-bleed natin. Tapos titignan natin kung titigas pa rin yung kanyang preno. Dito yun, banda kanina sumasayad. O, yan, yung makintab na yan. Diyan sumasayad. Yung nakaangat dun sa piston ng master. So, ayan. Nakashifter na po siya. Oh, okay. Kung nakashifter nyo po ba ganito, nakashifter na talaga. Oo. Hindi ko siya okay. Oo nga pala. So, second hand lang talaga yung unit, kaya magkakaroon talaga ng mga hindi ano malinaw na history. Anyway, at least nahanap natin yung problema para yung customer hindi na nahihirapan. Ayan si Mamen, siya yung technician ngayon dito na naka-assign. Grasa ng guide para siguradong gagalaw. Pero hindi muna natin ipapalagay ito. Ano, kaya pa ba ilagay yan? Sige, tingnan natin. Basta walang epekto ng pangit or mali. Okay, walang problema. Oh, di ba? Okay na yan, wala nang sasayad. Ito naging problema niya, nakaangat ba gayon? So ngayon, pag nagpreno siya, matagilid. Nakakabit na. Check na lang natin mamaya. Please. Okay, sige. Bleed. Yeah. Okay na.
Breed lang ulit, dagdag. Pero ano na, mano-mano na. Sara. Okay. Lagyan mo na, set. Tabi. Okay, muna. Malak na lang, tapos testing, okay na. Ay, salamat. Okay, so mga kaibigan, eto na. Ano, nagbago? Yan sa breaking? Goods. So mga kaibigan, ayan. So dahil lang po sa mga piyesa-piyesa, pero in-advise ko pa rin siya magpalit kung sakasakali kasi yung piston noon medyo hindi na tayo magre-rely doon kasi medyo matagal na siya nagkaroon ng issue ngayon. With regards po dito sa system ng braking niya, dapat po mapag-isipan ng magpalit ng mga tamang piyesa. Okay? So yung mga kaibigan, nakita nyo yung braking system, marami po tayong dapat tignan para hindi po makonsumo sa gasolina. So yung kanya po eh, pagka nagla-lockdown, makonsumo na sa gasolina, tapos kailangan niya pang buksan yung bleeder doon. Yung pala is tumatabingi na po at naitutulak na ng brake caliper dahil yung piston ng brake caliper mismo may problema na. So kapag gumalaw po yun, hindi po na ibabalik dahil naglalock yung kanyang brake pad. Okay, so mga kaibigan, this is Chris po, kasama ko mga boys. At ayan, patapos na yung kanilang mga ginagawa, yung si Emil Custom, si Ryan. O, di ba? Ayan, patapos na. Tapos ayan, si Brent Semplang. Sa scooter niya, hindi si Semplang, sa underbone, sa Memplang. Ay, nako, si Brent. O, di ba? O, ayan. O, yung mga gas-gas. Okay ka na? Okay na. Kra-rides daw ulit. So, ayan mga kaibigan. This is Gris Mong. Ayan si parang Emil ulit. Parang Emil, kaway-kaway, follow nyo siya. Emil Customs mga kaibigan. So ayan, tanghali na. Oras na para mag-lunch. Tapos na din yung mga ginagawa namin. Boundary na yung kalahating araw namin mga kaibigan. So this is Gris Mong once again. Maraming maraming salamat. And thank you po sa patuloy na pagsuporta. God bless and peace.